Ngayong gumaganda na ang pagre-rebuild ng TNT Katropa dahil sa pagbabalik ng isa sa mga naging best coaches ng TNT na si Coach Chot Reyes bilang head coach at sa mga free agent na nakuha nila na sina Dave Marcelo, Ping Eximiniano at Glenn Cobuntin. At sa pagbabalik ng former MVP na si Machine Gun Kelly Williams na pumirma ng 2-year contract. Ay bigla naman nag-anunsyo si Ray Parks Jr. na hindi siya makakalaro sa susunod na season ng PBA at nagpaalam na sa MVP group at sa TNT dahil umano sa personal issue. Alam naman natin na pangarap ni Ray Parks na mapunta sa Barangay Ginebra mula pa noong nasa Blackwater pa siya. Could this be it? Well, hindi natin alam yan. Pwede ring balak ipagpatuloy ni Parks ang paglalaro abroad at ipagpatuloy ang kanyang pangarap na pagpasok sa NBA. Ngayong wala sa lineup si Parks, pagkakataon na ni RR Pogoy na muli manghalimaw sa scoring. Lalo na si Coach Chot na muli ang may hawak sa team. Alam naman natin na maganda ang laro na pinapakita ni Pogoy sa sistema ni Coach Chot noong nasa Gilas pa ito. Maraming players din ang pwedeng punan ang nawalang scoring ni Parks. Nandyan pa si na Troy Rosario na sa palagay ko ay gigil na gigil makabawi sa susunod na season dahil sa hindi gaano magandang ipinakita nito noong huling season na nag-average ng 8.09 points at 1.73 assists per game. Nandyan din si Glenn Cobuntin, nakakakuha lang galing sa free agent. Mas effective ito sa depensa at hassle sa laro. Nag-a-average si Cobuntin ng 7.8 points, 2.4 rebounds at 0.7 assists per game. Ngayong wala na si Ray Parks sa lineup ng TNT, sa tingin nyo ba kakapusin na naman ang mga katropa sa susunod na season? O di kaya magkakasa na naman ng panibagong trade para punan ang iniwang pwesto ni Parks? Ano sa tingin nyo? Comment nyo na lang sa comment section sa ibaba ang inyong mga opinion. Again, this is SD Hoops. Peace!